Ngayong araw na ito, ito ang seremonya. Bukas at sa mga darating na araw, iyon ang pagsasabuhay. Kasama niyo ang Diyos, kaming lahat na naririto at kayong dalawa. Ang hangad namin sa inyong dalawa ay mabuhay kayong mag-asawa na masaya sapagkat kayo'y naging tapat sa isa't isa bilang mag-asawa. Sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung pagiging totoo niya sa sarili. Yung kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya. Lahat naman, wala namang gusto sa hindi. Kasi, di ba, sabi nga nila, kapag mahal mo or gusto mo yung isang tao, talagang wala kang makikitang or wala kang hindi tatanggapin. So, wala namang hindi maganda or hindi gusto. Okay naman. Ups and downs, wala. Kasi kapag, example sa away, ayun, kapag pagkagalit siya, syempre, dapat mas galit ako. Tapos, syempre, dapat paggalit ako, syempre, dapat susuyuin ako. Pabebe ako eh. De, joke lang. So, ang ginagawa ko, sinusuyo ko na lang. Kumbaga, ako yung nagsusorry kahit siya yung may kasalanan. Gano'n na lang yung ginagawa ko. Dapat yung kasal na ito ay sa August 21. Yun ang date, August 21. Ngayon ay August 12. Nandun pa rin naman yung number, pero napaaga ang date. Ito ang tamang araw upang kayo'y magpakasal at maging mag-asawa sa habang buhay. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas kinagabay, nag-iisang tiyak sa isang... Dapat kasi nung ika-10th year nga siya, ano siya eh, matagal na namin siyang plan talaga. Kaya kami mabot ng 12 years eh. Kasi yung mami niya na sa abroad. Puso ko ay mamapa. In advance namin yung wedding, dapat talaga sa 21. So, hinili namin na agahan yung wedding kasi nga, hindi rin naman makakauwi yung mother ko. So, nag-decide kami na agahan na lang. Inintay namin siya makauwi. Para matuloy ito kasi gusto namin. Buo yung family. Kaso hindi siya nakauwi.
masasabi kong blessed talaga ako na siya yung mapapangasawa ko kasi una, maalaga siya, mapagmahal, tapos talagang suporta siya sa lahat ng gusto ko, sa lahat ng gusto namin, tapos parehas kaming big picture lagi tinitignan, kumbaga future lagi yung iniintindi. Sobrang grateful syempre kasi di ba hindi naman lahat ng babae talaga pinapakasal. Sobrang bait, mabait talaga siya, hindi lang talaga siya nagsasalita. Kaya yun, sobrang sayo kasi isa talaga ito sa pangarap. Abigail, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita, ikaw lang ang aking ibigin at tanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. Jesse, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita, ikaw lamang ang aking ibigin at tanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Today, I will not make any promises dahil meron pa tayong Beyond Forever na pagsasamahan. Hintayin mo ako at darating ako para sabay nating ipagpatuloy yung mga pangarap na sinisimulan natin. Mahal na mahal kita, asawa ko matatag at hindi matitibag.